Hi guys! Once again, welcome naman po sa ating YouTube channel. And so, for today's content, I'm sure na iingan niyo ako sa content na yun. Dahil, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga steps na ginawa ko bago ako nag-start na mag-vlog. Ayan, so, I'm sure na marami kayong tanong sa isipin niyo kung paano ba mag-start ng vlog. Or paano ba mag-vlog lang talaga. Ayan, so, number one, yung iba kasi iniisip nila na kumita ka agad sa vlog or sa mundo ng vlogging. Pero mali po yung mga ganong perspective nyo kasi kailangan desire nyo or gusto nyo yung ginagawa nyo lalo na sa pag-vlog. So kailangan passion nyo yun. Kasi kapag sinabing passion, kailangan kahit walang bayad or libre, masaya kayo sa ginagawa nyo kasi yun nga yung tinatawag na passion. Ayan, so, ang pag-vlog naman guys is kailangan dedicated ka rin na mag-upload ng mga content which is informative and learning. Dahil tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, pupunta ang mga subscribers at mga viewers sa YouTube or sa social media platform para sa information and learning or informative and learning contents. Yan lagi yung tandaan ha. And of course, fun. Kung gusto mong ma-discover ang iyong YouTube channel o ang iyong Facebook sa Reels, kailangan mag-upload ka ng content na ano ba yung way kung paano ka ma-discover yung, syempre, yung kakaiba or namumugod tangi and of course, my learnings. Ayan, so yun po yung i-share ko sa inyo. Dahil sa almost 2 years ko na nag-vlog, of course, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo artista na kagawa mo lang ng YouTube channel mo, marami na magsusubscribe dahil kilala ka na nga or well-known ka na as artista. And of course, katulad natin na mga simpleng tao lang, hindi tayo nangangarap na sumikat or makilala. Yung parang sa akin, ang goal ko is mapakita ko sa mga tao yung talent ko na pwede pagkakuhanan ng idea at ng pwede nilang ma-share din sa iba. Ayan. So, yun po yung goal ko talaga. Ayan. So, sa pag-vlog naman, kailangan matyaga. Ayan. Kailangan pag-aralan mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Of course, yung number one, yung pag-i-edit ng videos. Medyo mahirap-hirap po talaga siya. Nung una, hirap-hirap po talaga ako. But then, at tulad ng sinabi ko, kapag gusto mo or passion mo talaga yung ginagawa mo, kahit anong hirap pa yan, promise me, makakamtan mo yan. And at the end of the day, hindi mo na mamalayan na sumasahod ka na pala or monetize ka na pala. Ayan. So, ang dami kong pinagdaanan. Nagtitiyaga ako. Let me say, ano yung mga ginagawa ko sa YouTube channel ko para mapansin. At God's will ngayon, marami na rin nagsusubscribe at marami na rin. Hindi naman sa views. Of course, kahit meron kang 10 views sa YouTube channel mo, consider na yon na meron ka ng kita at meron talagang magsusubaybay sa'yo at nanonood sa'yo. Ayan. Huwag kang malungkot kung konti lang ang viewers mo. Ika nga, di ba? Patient is virtue. Yung iba nga, 10 years ang inabot bago nag-succeed sa vlogging. So, nagawa na nga nila. Paano pa kaya sa atin? Basta tuloy-tuloy lang. Motivate lang. Huwag kang magsawang mag-vlog, mawa ng content, informative. At lalo na yung makatulong ka, of course. Yun yung pinakamahalaga. Ayan. So, hindi na, sa pag-vlog naman, hindi naman kailangan na maganda yung gadget mo, mamahalin yung gadget mo. Naalala ko, nag-start ako mag-vlog, cellphone lang. Ayan. So, cellphone lang ginagamit ko. Ayan. So, nag-upload ako ng mga editing app, like CapCut. Yun lang yung pinakaginagamit ko hanggang ngayon. Na, kasi wala siyang thumbnail or watermark. Yun po yung ginagamit ko. And of course, yung mga music na non-copyright, like Exxon Music, yun po yung talagang ginagamit ko sa vlogging. Ayan. So, sa mga message ko sa mga gustong mag-vlog na katulad ko, or sa mga gustong-gusto pang mag-vlog, sabi nila, ay, ang hirap yan. Marami ka pang pagdadaanan, marami ka pang kakainin, bigas pa. Pero ako, bakit ako nagawa ko siya, na monetization channel ko, sumendo ako. Nasa pagtsatsaga lang yan. Ayan. So parang sa lalaki or sa babae, pag nangiligaw ka at nagtsaga ka, meron ka rin magandang bunga pagdating ng araw. Ayan. So, let me say, ang pag-vlog, parang magtatanim ka ng halaman. Ayan. Unti-unti mo kinocultivate at dinidiligan para lumago at lumaki.
at mamunga, of course, yun yung pinaka-greatest reward mo, yung magkaroon ng bunga. Ayan, so, sa mga gusto mag-vlog, huwag kayong mawala ng pag-asa. At sa mga may YouTube channel na katulad ko, go lang ng go, huwag kayong sumuko, yun talaga. Ayan, ika nga diba, big things comes from small things. So, lagi mong tatandaan yan. At naman ang yumayaman sa vlogging is that galing din sila sa zero subscribers, zero viewers. So, nagawa nga nila, paano pa kaya ikaw, diba? Ayan, so, sana may natutunan kayo sa aking content for today. Ayan, so, please don't forget to subscribe and i-hit nyo rin po yung notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na upload. Ayan, gusto ko po shoutout ang aking mga kasama dyan sa health center ng Ganyugan and of course, ang aking mga classmates sa PLP. BSBA2D. Ayan, so, maraming salamat sa inyo guys. Ayan, so, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Thank you!